Ang daming bagay malima po. Adaptoid. We are here today dahil, of course, para makatinigaling lang kami doon sa Lawag River to look at the damage nung nasira na flood control sa dike. At para hahanapan natin ng pondo para bagong, hindi pa tapos yun eh. Hindi ginagawa pa lang yung, ginagawa pa lang yun. Ngayon, di bale, titignan natin, babalikan natin, papalitan natin. Andito lahat ng cabinet secretary, sinama ko na. And then si siyempre sa DSWD, si Secretary Rex Gatchalian, siyang namamahala sa pagbigay ng ayuda at saka sa mga ibang tulong. DILG Secretary, Secretary Benher Abalos. Pero take advantage na kayo dahil hanggang Monday lang DLG Secretary yan dahil tatakbo ng senador. Panalo ka na rito sa Ilocos Norte at sa Region 1, nadala ka na namin. Sa DA naman, ang ating Secretary Kiko Laurel. And anak ni Ilocos Norte, kalihim kayo, ang Public Works, Secretary Manny Bonwan. We are here because we wanted to look at the damage. Galing din kami sa Basco, malakas yung hangin, malakas yung bagyo yung nangyari sa Basco. Pero dito, meron din tayong damage, pero usually, karamihan, dahil sa malaking tubig. And that's why yun ang ating ginagawa ng paraan. Ngayon, in the meantime, habang malapang hindi pa kayo makalabas, siyempre, meron tayong dala rito ng relief goods para sa mga displaced na walang mabiling, walang kakainin, hindi makalabas. So, ilan ang ating relief goods dito sa province? They magwa 100,000 dito sa Ilocos Norte yung ganyang klaseng relief goods. So nakadalawang round na tayo, di ba? So hanggang pangatlong hanggang kailangan nandito kami. We will continue to give na assistance sa lahat ng ating mga kasama. Kaya nandito naman si Congressman Sandro, nandiyan si Governor Matt. Wala kayong problema, direct line kayo sa national government. At hindi lang sa mga secretary. Itong anak ko, tsaka itong pamangkin ko, ginigising ako ng umaga ito pag may kailangan. Okay lang, Ilocos Norte naman. Anyway, yun lang. Dumaan lang kami para tignan kung maayos ang processing ng mga beneficiary at mukha namang maayos. And we will continue to give assistance as long as it is needed. At hindi naman tayo nagkukulang sa gamit, sa relief goods. And then we will be providing cash assistance already, natigta 10,000. When will we start? As soon as we get the list, by Monday. Biyernes. Monday yung cash assistance na ibibigay na natin. Kasi experience namin ganun eh. Kahit na may relief goods, bawat pamilya may sariling pangangailangan na hindi kasama sa relief goods. Halimbawa, yung papakain sa bata o gamot dun sa yung mga gamot o yung mga ganyang klaseng bagay. So we have available all of that so that lahat para lahat ng ating mga kasamahan kung anong pangangailangan nila, kayo mag-decide, nasa inyo yung pera kung saan nyo gagamitin. All right, good luck sa atin lahat at babalik. Binigyan ko instruction si Sec. Manny Bonwan na yung gabo na dike and slope protection. Hindi na kaya nung design natin ngayon. Kailangan natin palitan.
So road dike ang iniisip namin. Yung kalsada doon yung dumadaan na papunta sa mouth of the river, mouth of Lawag River. Imbis na slope protection lamang, eh lalagyan namin ng kalsada. Kasi ang nangyari dito yung tubig nang galing sa loob. Tinulak yung dike na palabas, yung papunta sa palubog sa ilog. Kaya ganun nasira. Kaya pabaguhin natin yung design, gagawin natin. Ang gagawin natin, kalsada, tapos may slope protection para kung kahit malaking tubig dumadating, hindi na matutulak yung slope protection, yung dike, para lalabas na lang yung tubig na yung walang sinisira. So yun ang aming babaguhin. Okay, so anyway, sige, good luck. You want to say something? Okay, sige, just agree na ako po. Na yung bagamigan. And na yung bagamigan.